Pag-usapan natin kung ano nga ba ang pinaka-rare variation sa BSP Series Coins from 2003 to 2017. Mga ka-hunters, welcome back po sa ating channel, Kalimay Online po. Tumutok po kayo dahil napaka-importante po ng ating pag-uusapan ngayon. Ito po yung kung ano nga ba ang pinaka-rare or yung pinaka-mahirap hanapin na variation dito sa mga 1 peso BSP series coins from year 2003 to year 2017. Kasi nandyan po yung mga tinatawag ng mga frosted coins. Ayan, at bago natin ituloy ito, mamaya, wag po ninyong kalilimutan mag-subscribe at i-on ang bell para ma-update po kayo kapag may mga bago tayong informasyon. Simulan na natin. Alam nyo, ito pong nakikita nyo sa inyong harapan ay mga frosted coins po ito. At mamaya, bago tayo magpunta sa lumista, silipin natin doon yung record para malaman natin o ano nga ba ang pinakamahirap hanapin na variation dito sa mga taong 2003 hanggang 2017. Ito po yung series na magnetic. Unahin natin itong year 2003. Isa po itong frosted coins. Yan, makikita nyo naman, no? Yung kanyang itsura, frost coin po yan. At ito po ay magnetic. Yan, balik pa rin natin para makita ang prueba. At ayan po ay frost. Yan, meron po tayong hawak nyan. Marami po. At pang sumunod, year 2008. Frosted din po. Yan, magnetic din po yan. Makikita nyo naman, ano, hindi nga lang katulad ng mga year 2014 and year 2015 na talagang yung pagkapros ng mga iyon ay heavy, makapal yung pagkapros nila, di ba? Compared dito sa 2003 and 2008. So, skip tayo kasi wala tayong year 2012 na pros. Dito tayo sa 2014, ayan po ang 2014 pros. At sa kanyang reverse ay dietary. Ito kasing 2003 and 2008, yan po ay mga normal letters lang, no? Pero posted po sila. Ayan po ang inyong tandaan, ano? Then, 2015, kasi wala tayong 2013 pros. Ayan. 2015, frosted coins. Kitang-kita ang kagandahan. Sa sobrang ganda ng mga frosted coins, eh, parang ang sarap lang itapon, ano, nakakagigil kasi. Ayan, tanggita ang pagka-pros sa mga coins na ito. Bali, ang aking pong kulang ay yung year 2013 and 2012 and 2013. At meron pa akong mga stock dito ng year 2003. Ayan ang aking marami na frosted. Year 2003 magnetic, guys. So, pakicheck ang inyong mga frosted coins kung kumpleto na ba kayo. At mamaya ipaliliwanag natin kung ano nga ba ang pinakamahirap hanapin dito sa mga frosted coins, mga variation po yan. Kaya ayan po ang ating pinag-uusapan. Pinakamahirap hanapin na variation dito sa mga 1 piso na ito. Kasi hindi magtatagal po mga ka-hunters. Magiging malaki na po ang value niya dahil ngayon po meron na po bilihang nagaganap eh. Sa mga frosted coins para po sa inyong kaalaman, ano. Silipin natin dito sa limista at diretso na tayo sa years. Isa-isay natin. Ito yung una-una, no? 2003. Yan. Normal letters, 10%. Hindi siya frosted. At yung pangalawa na 2003, normal letters, frosted, 0.06. Ito po, marami tayong hawak nito eh. Mga magnetic po yan. Hindi po ba? At huwag kayong malilito kasi mayroong mga year 2003 na parang frosted kasi normal yun eh sa itsura ng mga 2003, no? Sunod, puntahan natin yung may frosted na taon. Dito sa year 2008, yung bold letters na 3%, meron po tayo niyan. Makikita nyo, 2008, yung sumunod, 0.5% bold letters frosted at meron po tayo niyan. At pansinin nyo po, no? Mababa ang mintage itong mga year 2008 na to kahit yung common of bold letters eh, lalo na yung 0.5% na frosted. Pero wag po kayong mag-alala dahil makakakuha pa po kayo niyan
sa ngayon. Mag-effort lang kayo, marami pong paraan para makakuha nito mga frosted coins na ito. Yan. Sumunod, puntahan natin yung year 2010 dahil dito sa mga 2010 meron din pong lumabas dito na reverse pros lang. Pero dito kasi sa record nila wala eh. Ang nandito lang ay 2010 reverse dietary lang. Kaya bantayan nyo itong year 2010 ito guys dahil may mga variation po dyan na hindi natin inaasahan. Tapos 2011 wala pong ibang variation kundi reverse to lang. Tapos 2012 meron dyang tinatawag na reverse to J in Jose Rizal less code naman, pero very common lang naman yan eh. Tapos itong year 2012 na 2% reverse 3 pros. Wala pa tayong ganito. Kung mapapansin nyo sa extra fine condition, maganda na po ang value dito sa Nemiste. Marami ako nito yung mga tinatawag na mid luster. Huwag po ninyong pagkakama ng pros yun kasi iba po yung mid luster. Palatandaan po nyan, reverse 3 siya, tapos pros. Ibig sabihin yung mga details doon sa obverse niya ay katulad ng 2014 and 2015. Tapos dito na lang sa year 2013, eto no. Tingnan nyo yung common, yung 23%. Reverse 3 din yan, pero very common lang po yan guys no. Ayan, makikita nyo meron na rin value dito at yung sumunod na year 2013, 0.3% reverse 3 pros. Ito po, wala pa ako nito guys. At alam nyo sa obserbasyon ko, itong mga year 2013 na frosted coin na ito ang pinakamahirap panapin na variation. At dito naman sa year 2014, ano, tatlong klase. Isang reverse 2, reverse 3, at isang reverse 3 pros. At meron po tayo niyan. Tatlong variation ang meron sila dito. No? At napansin ko lang, no, kung i-compare natin dun sa mga 2013, may mga nagsasabi. At kasi nga eh, masusurvey natin yan. Diba? Malalaman natin doon sa mga nagko-comment. At diretso muna tayo dito sa 2015. Tatlong variation din ang meron. Reverse 2, reverse 3, and reverse 3 plus. At meron din po tayo yan. At meron na po value itong mga 2015 na ito. Nasa 50 pesos sa extra fine condition. 1.6%. At para din sa inyong alaman, meron pong variation dito sa year 2015 na maidagdag lang natin ano, na wala po dito. Hindi po siya naka-record. Meron kasi akong hawak na 2015 na yung kanyang overs ay glossy. Pag binaliktad mo, frosted siya. So rare yun, no? Mapunta naman tayo. Malikan na natin guys, no? Sapagkat hanggang 2015 lang ang may frosted. Balik tayo dito sa year 2013. Yan, so base kasi sa aking observation guys, itong year 2013 ang may pinakamahirap hanapin na variation. Ito pong reverse 3 pros. So, binasi ko yan sa mga nagko-comment. So, sabi nga nila, mas mahirap hanapin itong year 2013 na ito. So, tayo hindi naman sa kanyang record, eh mababa nga eh, no? 0.3% lamang. Ayan, kaya baka meron kayo guys, baka pwede nyo yung pakita sa Kalimay Online Facebook page para makita natin kung ano pong itsura itong mga 2013 reverse 3 pros na ito at para ma-content po natin yan. Di ba? Mag-update po tayo. So, hanggang dito na lang. Sana meron tayong impormasyon ngayon na naidulot sa inyo. No? Maraming salamat. Hanggang sa susunod po. God bless you all. Out muna tayo.